Samantala, nang makapanig sa itaas ang lalaki, napakamot ito ng ulo. Nasaan ang kwarto ko? Shit, baka mapaghalataan ako kapag tinanong ko kung saan ang kwarto ko. Mahinang sabi ng lalaki. Maraming kwarto sa second floor, kaya naman pasimpleng naglalakad ang lalaki at nagkataon namang napunta siya sa mini kitchen. Nakita niyang merong isang katulong na nag-aayos ng mga prutas. Manang, dahil mo nga ako ng maiinom sa kwarto ko ngayon din. Saad ng lalaki. Opo, Sir Kenneth. Sagot ng kasambahay nang matapos ilagay sa tray ang mga gustong inumin ni Kenneth ay nagulat pang kasambahay nang makitang naroon pa sa pinto ang lalaki. May kailangan pa po kayo, Sir? Saad nito. Wala na. Sige, dalhin mo na yan. Sagot ng lalaki. Pinauna ng lalaki sa paglakad ng kasambahay hanggang sa marating na nito ang kwarto ni Kenneth. Nang matapos ay pumasok sa silid ang lalaki at nilibot nito ang tingin sa kwarto. Amazing. Ngayon, pasinsyahan na lang talaga tayo, Kenneth. Dahil lahat ng sayo ay mapapasakay na. Ani ng lalaki at ngumisi ng malademonyo habang nakatingin sa salamin na nakaharap sa kanya at malapit yun sa kama. Nagtungo sa mini table ang lalaki at nilagyan ng alak ang kanyang baso. Hinding-hindi ka na makakabalik sa pamilya mo. Lahat ng meron sa'yo, mapapasakin. Unti-unti kong papatay ng pamilya mo. Hanggang sa ako nilang matira. I'm a mafia king now. Mahinang sabi ng lalaki sa katumawa ng malademonyo at naalala ang ginawa niya kay Kenneth. Welcome back, hon. Wow, napagaling naman ang surgery sa'yo. Kuhang-kuha mong mukha ni Kenneth. Saad ni Ira at yumakap ito sa lalaki na kararating lamang mula sa China. Nagpagamot ito hanggang sa bumalik ang lakas nito at tuluyan nang gumaling ang kalahating katawan. Nakakalakad na ito at nakakagalaw na rin ng maayos. Nang tuluyang gumaling ay naisipan itong magpaayos ng mukha at gayahin ang mukha ni Kenneth upang maisagawa nito ang mga plano nito. Isa na roon ang sirain ang pamilya sa Tiban at kunin ang buhay ni Kenneth. Nang malaman ng lalaking nakabalik na ng Pilipinas si Kenneth ay lihim itong minamanmanan mula sa malayo. Hanggang sa Palawan ay sumunod rin ang lalaki at pinadalhan ito ng mga death threats si Kenneth. Nagpadala rin siya ng mensahe na magkita sila. Subalit papunta pa lamang si Kenneth ay nakaabang na sa malayo si Lyndon kasama ang magaling nitong tauhan na sniper. Sa unang putok ay hindi tinablan ang bulletproof na kotse ni Kenneth kaya naman binaril ng sniper ang gulong ng kotse. Dalawang pumutok kaya naman naging dahilan upang mawala sa kontrol si Kenneth at mahulog sa bangin ng kotse nito. Umaga pa lang ay pumunta na si Angelica sa mansyon ng mga Santiban kasama ang kanyang mga magulang. Dadat na nilang nag-aalmusal ang mga ito. Oh, hello Angelica, how are you? Ani Mrs. Sherin, niyakap nito ang dalaga sa kahinagan sa pisngi. Ayos naman po tita. Magalang na sagot ng dalaga. Nanay, Marco, maupo kayo at sabayin nyo na kami dito. Saad ni Cheryl. Naroon lahat ng pamilya sa Tiban, maliban lamang kay Kenneth. Kaya naman hinahanap ito ng kanyang mga mata. Gusto sana niyang itanong, subalit bigla siyang pinangunahan ng hiya. Lihim siya nagpasalamat ng isipang itanong ng daddy niya ang binata. Si Kenneth, tulog pa rin ba? Oo nga mommy, nasaan si kuya? Pinuntahan ko siya sa kwarto niya, wala siya doon. Sad ni Cheryl sa ina. Manang, nasaan si Kenneth, nakita niyo ba? Sad ni Cheryl sa mga kasambahay na naglalagay ng kanilang inumin. Eh maaga hong umalis madam. Sagot ng kasambahay kaya naman kumunot ang noon ni Cheryl. Maagang umalis? Saan raw pupunta? Iyon po ang hindi ko alam kasi nakita ko lang po siya pasakay na ng kotse. Sagot ng kasambahay kaya naman lihim na nalungkot si Angelica sa narinig. Akala pa naman niya ay makikita niya na si Kenneth. Ilang sandali lamang ay tumayo si Angelica dahil nawalan siya ng gana sa pagkain. Nagpaalam siyang aalis na dahil magkikita pa sila ni Laika. Sakay ng kotse si Angelica at patungo siyang mall dahil doon sila magkikita ni Laika. Magpapasama rin ito sa kanya upang bumili at mamili ng ireregalo nito para sa birthday ng mami nito. Sa labas lamang ang kanyang atensyon habang si Kenneth pa rin ang nasa isip niya. Ilang sandali lamang ay halos magsalubong ang mga kilay ng dalaga at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang lalaking buong araw laman ng kanyang isip.
Manong, pakihinto po saglit. Itabi niyo lang po dyan. Saad ni Angelica saka ipinikit ang mamata dahil nagbabakasakali siyang baka mali lang ang kanyang nakita. Mali, mali, mali. Nagkakamali ka lang ng nakita. Puro kasi si Kenneth ang iniisip mo eh. Kaya kung ano-ano nang nakikita mo. Saway niya sa kanyang sarili at mahinang tinapik-tapik ang pisngi. Idinilit ng dalagang mamata saka muling ibinalik ang tingin kung saan nakita niya si Kenneth na may ibang babaeng kasama. Nakita pa niyang hinalikan ni Kenneth sa pisngi ang babaeng kasama nito. Gustong-gustong magpanggap ng dalagang wala siyang nakita. Sa labis na inis ay napakuyom ng kamot si Angelica at namalayan na lamang niyang sariling pumasok sa cafe kung nasaan ang dalawa. Ang sweet naman, masyado yata naparaming asukal na nilagay mo sa kape mo. Ani Angelica at namewang sa harapan ng dalawa. Mas lalong napataas ang kaliwang kilay ng dalaga nang makitang tumaas rin ang kilay ng babaeng kasama ni Kenneth. Parehong tumayo ito at kitang-kita niya kung paano siya tingnan ng babae mula ulo hanggang paa. So, ikaw si Angelica. Tama nga ang chismis. Maganda at bata ka pa nga. Ani ng babae, subalit inirapan lamang ito ni Angelica sa katumingin sa lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata at lihim na natigilan ang kalooban ng dalaga kung bakit kakaiba ang mga mata ng Kenneth na kaharap niya. Hindi naman niya masabi sa kanyang sarili na baka si Patrick ito dahil kanina lamang ay nasa mansyon si Patrick at kasabay nilang mag-almusal. Anong ginagawa mo dito? Saan ng lalaki kaya naman napukaw ang pansin ng dalaga at umibabaw sa kanyang inis at galit dito? Anong ginagawa ko dito? Seriously? Di ba dapat ako magtanong yan sa'yo? Kung anong ginagawa mo? Hinahanap ka sa mansyon, pero nandito ka lang pala. Nakikipaglandiin sa isang haliparot na matandang witch. Lakas loob na sabi ni Angelica dito. Akmang magsasalita ang babaeng kasama ni Kenneth, subalit kaagad itong tinapunan ni Angelica ng kape. Huwag kang magsalita, manang. Hindi ikaw ang kinakausap ko. At ano, mainit ba? Kulang pa yan. Para mawala yung lansa sa katawan mo. Saka kulang yata ang nabalitaan mong chismis. Hindi lang ako basta maganda at bata. Maldita rin ako. Sabi ni Angelica sa babae. Saka binalingan nito ang lalaki. Ikaw maligno ka? Ang kapal ng mukha mong sabihin sa aking mahal mo ko at hihintayin mo ako. Tapos, eto lang palang makikita kung maligno ka. Huwag na huwag ka na ulit magpapakita sa akin. Galit na sabi ni Angelica sa lalaki. Akmang tatalikod na ang dalaga, subalit muli itong humarap at lumapit si lalaki. Pagkatapos ay walang pagdadalawang isip na tinuhod nito ang nananahimik na alaga nito. Pagkatapos ikinuha ang kape ng lalaki at tinapon yun sa mukha ni Kenneth. Yan ang bagay sa'yo, para magising kang maligno ka, sinungaling at manluloko. Tiimbagang nisabi ni Angelica sa katinalikuran ng dalawa na ngayon ay namimilipit sa sakit ang lalaki habang nakahawak sa gitna nito, habang ang babae naman ay tumitiling pinupunasan ng kanyang sarili. Nang makalabas sa cafe si Angelica, ay niyon lamang niya nailabas ang kanina pang emosyon na gustong kumawala. Kaya naman pagsakay niya ng kotse, ay tuluyan na siyang napaiyak. Ma'am, tutuloy pa po ba tayo? Saan ang driver? Sige po. Tipid na sagot ng dalaga at pinahid ang kanyang mga luha. Nang makarating sa lugar kung saan sila magkikita ng kaibigan, ay kaagad nitong niyakap at umiyak siya sa balikat nito. Nagtataka namang hinago nito ang kanyang likod. Hey, what happened? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang sabi ng kaibigan. E kinwento naman ng dalagang nangyari. Kaya maging si Laika ay nakaramdam rin ng ines at galit kay Kenneth. Lukong yun? Nagawa niya yun sa'yo? Naku, huwag ko lang makita-kita yung Kenneth na yan. Kahit gwapo yun, sasabunutan kong balbas niya sa ibaba. Puro kakalokohan. Bakit? Buhok ba sa ibabang sasabunutan mo? Pwede namang sa kilikili para mas masakit. Sagot ni Angelica, kaya naman natawa ng kaibigan. Seryoso nga, ginalit ako ng Kenneth na yun. Ang dami niyang pinakita, pinangako at pinaramdam sa'yo. Tapos lulukuhin ka rin pala. Yun ang masakit eh. Kung kailan mahal ko na siya, kung kailan nahulog na ako sa kanya, saka naman niya ako sasaktan. Ayaw naman pala niya sa bata.
Kaya naman pala kaedad niya rin yung gurang na yun. Pareho sila, mga impact at impacto. Magsama sila. Buisit ka, Kenneth. Sad ni Angelica at inis na napasigaw. Habang sa kabilang dako naman ay ibinuga ng lalaking usok ng sigarilyo habang katabi nito sa kama si Laika. Parehong walang saplot ang dalawa at kakatapos lamang magparaos. Grabe, ibang klase rin ng babaeng yun. Ang tapang. Ani ng lalaki tukoy nito kay Angelica. Paano kung magsumbong yun sa mamagulang? Balita ko, close ang parents nila. Baka mapasama ka pa sa mga satiban. I don't care. Ako na ngayon si Kenneth. Hindi nila ako kayang saktan o galawin. Pero mag-ingat ka pa rin ha. Hindi basta-bastang nalilin lang ang mga santiban. Kaya nga, pag andyan sila, yung ugali lang ni Kenneth na maging cold sa lahat. Walang pakialam ginagawa ko para hindi nila ako malata. Kinahapunan, umuwi saman siya ng mga santiban ng lalaki. Nagkataon namang wala roon si Paul at tangi si Sharon lamang ang naroon. Nakaupo lamang ito sa sala habang tumitingin sa mga magazine na nasa table nito. Tumingin ito sa lalaki nang maramdaman nitong may tao. Sandaling tinitigan muna ni Sharon ang lalaki at pinakiramdaman ang kanyang puso. Tanging takot at bigat ng pakiramdam ang nararamdaman ni Sharon sa lalaki, lalo na nang maalala niya ang napag-usapan ng asawa niyang si Paul at ng ate Sharina na tungkol dito. Anak, kumain ka na pala. Alika, maupo ka dito sa aking tabi. Ani Sharon sa lalaki. Iyon ang pagkakataon upang kilatisin ang lalaki kung ito ba'y si Kenneth o isang impostor. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ani Sharon, sa paglapit pa lang ng lalaki ay nakitaan na kagad ito ni Sharon. Dahil si Kenneth na anak niya ay wala itong takot sa daddy Paul nito, pero sobrang takot ito sa kanya kagaya ng ama nito. Malambing din ito pag siya nang kaharap nito. Pag bagong dating ito sa mansyon ay kagad itong yumayakap sa kanya kapag nakita siya nito at hahalikan ng kanyang noo at tatanungin siya kung kumusta ang kanyang araw. Ganoon ang ugali ng totoong Kenneth na kanyang anak. Sobrang busy lang po sa work, ma, at gusto ko na rin pong magpahinga. Sagot nito. Sa pagkakataong yun, niyon lamang napansin ni Sharon ang boses nito. Tama ang ate Sharina niya. Ibang-iba ang boses ng lalaki. Ganun ba? Pero kumain ka na ba? I'm hungry na anak eh. Hindi ba ako nagla-lunch? Sabayan mo ako please. Sige po. Sagot ng lalaki at hindi na nito na itago ang pagkautal nito. Kahit ayaw niya eh, wala itong magawa kundi pumayag na lang. Dahil baka magtaka ito kapag hindi nito pinansin ang anyaya nito. Napatingin ang lalaki sa mga iba't ibang klase ng ulam na nakahain sa mesa. Habang si Sherry naman ay seryosong nakatingin sa lalaki. At nang lumingon dito ang lalaki, ngumiti kaagad si Sherry. It's it na anak. Puro mga paborito ko at paborito mong ipinahanda ko kay Manang. Minsan na kasi tayong magkasabay kumain. Sad ni Sherry at hinihintay niyang lagyan ng lalaki ang kanyang plato. Dahil iyon ang ugali ni Kenneth. Nilalagyan muna nito ang kanyang plato at pinaghihiwa ng karni. Thanks, ma. Tipid na sagot nito at nilagyan na nito ng pagkain ang plato nito. Sa kaganadong kumain ng makalimang subo na ay napatingin ito kay Sharon. Oy, ma. Bakit hindi ka pa kumakain? Saad ng lalaki. Do you like the food? Of course. It's my favorite. Sagot ng lalaki at muling sumubo. Subalit natigilan ito nang tumayo si Sharon. Who are you? Tipid at seryosong sabi ni Mrs. Sharon. Nagtaka naman ang lalaki. Nagsalubong ang mga kilay nito, saka pinunasan ng tissue ang kanyang bibig. What? Why you're asking me like that, mom? Answer me. Who the hell are you? You're not my son. Matigas na sabi ni Sharon. Kaya naman sa narinig, ay napatiimbaga ang lalaki sa katumayo. Mom, it's me. Si Kenneth to. No, hindi ikaw ang anak ko. Hindi kumakain ng chicken with skin si Kenneth. At hindi siya kaliwete. At mas lalong allergic ang anak ko sa paminta. Matigas na sagot ni Mrs. Sharon. Ma, may iniinom akong gamot para sa allergy ko. At dati ayaw ko ng chicken with skin. Pero nabago na ang taste ko. No, kilala kong anak ko at hindi ikaw yun. Sad ni Sharon at napataas na ang boses nito.
Sandaling natahimik ang lalaki sa kangumisi ng malalimonyo. Tutala, ayaw mong maniwala. Okay, fine. Fine. Hindi nga ako si Kenneth. May magagawa ka ba? Mag-isa ka lang dito at nasa kusina ng mga maids ninyo. Kaya kayang-kaya ka ng patayin ngayon din. Katulad ng pagpatay ko sa anak mo. Sagot ng lalaki. Sa galit ni Sherin ay pinagpapalo nito ang lalaki gamit ang kamay nito. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Kenneth, hayop ka? Galit na sabi ni Sherin habang patuloy sa pagpalo sa lalaki. Subalit, hinawakan nito ang dalawang kamay niya at malakas na itinulak dahilan upang bumagsak sa sahig si Sherin. Alam mo kung bakit ako nandito? Nandito ako para isa-isahin ko kayong patayin sa mga kamay ko. At mukhang ikaw mauuna at mapapabilis mang maisagawa ang plano ko. Saad ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa nakahigang si Sherin. Nasaktan ang tagiliran nito dahil sa pagtulak ng lalaki at tumama ang tagiliran nito sa lamesa. May hawak ng kutsilo ang lalaki at akma na sana nitong susugurin si Sherin nang biglang bumukas ang pintuan at isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa mansyon ng mga Santiban.